Araw po sa inyong lahat, Dr. Willie Ong, Dr. Lisa Ong, kamusta po kayo? Ngayon po, magbibigay ako ng tips. Marami nagtatanong sa akin, Doc, anong healthy diet para lumakas ang katawan, hindi tamaan ng sipon, trangkaso, ubo, at kahit COVID man, gusto ko makaka-recover ako. Ngayon, meron akong ginawang COVID prevention healthy diet. More ituturo ko yung pagkaing mayaman sa zinc at mayaman sa vitamin C. Meron kasi konting pag-aaral, ito naman sa sipon, ibang klaseng virus, pero medyo pinsan siya nung COVID. Nakakatulong yung zinc and vitamin C. Kung sa may sipon, kung asakit niya 7 days, nagiging 4 days, 3 days na lang. Kung 10 days, nagiging 7 days. Napapaiksi niya ng 3 to 4 days at mas gumagaling. Wala pong 100% dito, posibleng makatulong ito sa inyo. At kung ito naman ang kakainin natin, sa tingin ko, no harm. Wala naman masama kasi healthy diet din siya. Ngayon, just in case magkakaroon ng COVID, let's say tatamaan ng COVID, hindi tayo makaiwas. Sa mga pag-aaral, ito yung mga COVID cases. At sa nakita nila, sa libo-libong pag-aralan nila, 81% ng positibo sa COVID ay mild ang sintomas. Ulitin ko, 81% mild ang sintomas, at actually 50% to sa 81% walang nararamdaman. May COVID sila, wala silang nararamdaman. Baliwala sa kanila, kinakaya-kaya nila. Parang si Senator Mig Zubiri, di ba? Walang positive sa COVID, walang nararamdaman. So, okay na siya. Most likely, okay na siya. Kasi ang virus naman, isang beses lang tatama. Pag tinamaan ka na, hindi ka natatamaan ulit. 100%? Walang 100%. Pero base sa mga epidemics, outbreaks noon, pagkalampas, lampas na eh. Kaya nga sa ibang areas na tapos na sila dito sa COVID, hindi na dumadami. Sabihin, immune na yung tao. Merong 14% na medyo severe, na baka medyo mas malala. Pwede ma-hospital, pwede sa bahay. May 5% na critical. Sa total na 100%, 2 to 3% ang namamatay. 98%, 97% gumagaling. Daan-daan, libo-libo na nabubuhay na okay, hindi binabalita. Yan ang problema. Kaya na papanik yung mga tao. Para lumakas ang katawan, ito po ang kakainin natin. Yung mayaman sa zinc tulad nito. Tingnan nyo lang yung mga picture, ha. Ang pagkain kasi, wala talaga isang pagkain na magic. Huwag niyo isipin isang magic na pagkain yun na lahat. Hindi po, kailangan combination . Kasi iba-iba yung makukuha mo sa bawat pagkain. Karne, pwede dito. Chicken, meat, mataas sa zinc. Milk, keso, mataas sa zinc. Mani, mataas sa zinc. Ang pinakamayaman sa zinc, kasoy, tsaka almond. Kung mahal ang kasoy at almonds, the ordinary mani, huwag lang masyado maalat. Isda, red meat, may mga gulay, at nakakagulat, ito po, cocoa, dark chocolate, mataas sa zinc. Ang dark chocolate, mataas siya sa zinc, 3.3 milligrams of zinc. Lalo na yung 70 to 85% dark chocolate. Kaya lang, kung ganito kalaki ang kakainin nyo, 100 grams, maraming calories masyado, 600 calories, baka tumaba kayo. Kaya maliit lang kainin, kunin na sa ibang pagkain. Isa pang maganda, munggo, beans, itlog, pwede din, oatmeal, pwede din. Ang requirement ng zinc ng isang tao, 11 milligrams every day. Mas shiitake mushrooms, green peas, spinach, corn, okra. Yung tinuro kong tip para makaiwas lumakas yung katawan mo. Ngayon, just in case magkakasakit, tulad na sinabi ko, 81% mild ang case. Kung mild kayo, nandito kayo sa category A. So pag 81% ang kababayan na tinamaan ng COVID, pwedeng walang sintomas, 50%, 30%, pwede may konting lagnat, konting sipon, o observe lang, no testing needed, magpapahinga lang sa bahay, gagaling na siya. Ito mga supportive therapy, balanced diet, rest, sleep. Pag nandun tayo sa 14% na category B na may high fever, malalang sintomas, magpapacheck sa doktor kung a-admit o uuwi. Doon sa konting 5% na magiging very critical, sila ma-admit sa ospital. Pero 81% dito sa mild symptom. Sa ibang ospital, sa ibang bansa, ito na ang treatment nila sa mga serious COVID cases. Binibigyan sila ng anti-malarial drug. Actually, hindi nyo to mabibili. Hindi siya available. Special lang to pag talaga nasa hospital na. Binibigyan ng isang klaseng antibiotic. At itong mga hospitalized cases, binibigyan ng vitamin C at zinc. Diba? So kasama siya sa protocol ng hospitalized patient. Ang vitamin C, maganda sa blood pressure, immune system, di ba? Pampalakas ng katawan. Suha,
orange, lemon, calamansi, maasim, mangga, pinya. Hindi naman porke effective sa sipon ito ay effective na rin sa COVID. Pero magpinsan kasi. So, malay mo may benefit din. Malay mo paglabas eh, umiksi din, di ba? May tulong din siya. So, no harm naman to eh. Wala naman masama dito. Mga pagkain mataas sa vitamin C, Doc Lisa, bell pepper, ang taas pala. Patatas, mataas din. Ito, medyo mahal. Kale, broccoli, papaya, strawberry, guava. At ang pinakamahalaga sa lahat, positive attitude heals faster. Okay? Sasabihin nila, Doc, ba di ka nagpapanik? Yung iba, nagkakamatayan na, oo nga, may 2% na namamatay. 98% naman gumagaling, di ba? So, may mga sakit katulad ng cancer. Ang cancer, hindi lang 2% ang namamatay, mas mataas pa. Meron siyang stroke, meron siyang heart attack, di ba? Tsaka dito, sa COVID, kung bata ka, less than 60 years old, wala kang sakit, 99% gumagaling. Tsaka pag tapos na, tapos na. Hindi katulad ng may ibang sakit, pag tumama sa'yo, baldado ka naman tagal na panahon. Eh, kasi nakahype. Ito lang na-focus ng buong mundo, puro COVID ng COVID. Kaya, para sa akin, maganda yung numbers, palakasin yung katawan, pray na lang natin kung hanggang saan tayo dito sa mundo, di ba? Gawa lang tayo na mabuti, wag lang tayo selfish, at pag mas positive ka, susunod yung katawan mo. Tamaan ka man ng COVID, kasama ka doon sa 81% na gagaling agad, or doon sa ilang percent na may sakit konti, pero gagaling din. Actually, itong positive attitude, Doc Lisa, meron na itong pag-aaral sa cancer patients. Eh. Dalawang grupo ng cancer patients. Ilang daan na cancer patients, positibo, maganda attitude. Maraming nilulook forward sa pamilya, sa mga anak. Yung kalahati ng cancer patient, kalahating group, eh, puro malungkot, hopeless na, ready na mamatay. Nakita nila yung mga hopeless na, give up na, mabilis na matay. Yung mga lalaban pa, gusto pa mabuhay, mas mahaba buhay, parang plus 3-4 years na panalo niya kumpara dun sa give up na. Kasi sumusunod yung katawan mo. Diba? Kaya kailangan kalmado lang. Kasi kung masyadong mainit ang ulo, sobra kayo magpanik kita mo, bibilis na yung heart rate, sasakit na ang dibdib. Nananahimik yung katawan mo, bibilis yung heart rate, bibilis yung tataas yung blood pressure, pinapahirapan mo yung katawan mo. Pag pinahirapan mo katawan mo, na-stress ka, tamaan pa ng sakit, eh doble sakit. Eh kung relax ka, ready ka, malakas ka, parang bamboo lang tayo. Kahit may bagyo, may banat, sayaw-sayaw lang tayo. Sayaw-sayaw lang tayo, di ba? Bug-bug, di ba? Kahit ano, tiis lang. Sayaw-sayaw lang tayo. Tapos ng bagyo, tatayo, okay na yan. So positive attitude, chill-chill lang, di ba? Para pag dumating man yung sakit, ready tayo, relax tayo, hindi natin pinahirapan sarili natin. Hopefully, nakatulong itong mga pagkain. Try nyo lang po to. Healthy diet lang, positive, at laging magdarasal.